Labian pagingawas sa pagtrabaho urual daw kan 46 anyo sa si Christopher Miranda kan siyudad ni Legazpi. Kargo niya kayaan harus gabos na pangangaipo asin gastusun kan sa indang pamilya, siring kan bulan ng bayad si singil sa kuryente. Pero anday maako ni Christopher, ang bill na naresibi niya hali sa Albay Power and Energy Corporation o APEC ngunyan na bulan. Ang dati kayang 700, ngunyan 12,000 na nakabugtak na singil sa kuryente. Ang dating bayadan may 700 plus lang. Ngunyan po, nag-abot sa almost 3,000. Sa'y ko ito kukwaon, nabata grabe ang pagtiyos ngunyan. Pandemic baga po kita, marilaman ko, ma'am, kung maria ang servisyon ninda, ma'am, maski maria ang servisyon ninda, bako ka ito dapat taro ka ito kalang ka, ang bil na pagkukuha ninda sa muya, pag-aagad ninda. An iba, sa social media na ipigluwas ang pagkabaldi as in dismaya sa narisibing halangkaw na singil sa kuryente ngunyo na bulan. Urug pang bako manda angani tultol ang serbisyo kan APEC. Paliwanag kan APEC, ang halangkaw na singil sa kuryente huli kan ipinautob ng power rate increase kan wholesale electricity spot market o WESM. Sa atin, dito sa Albay, ang as mentioned to you earlier, ang difference natin ng May to June umabot sa 3 pesos and 26.95 centavos. So from May na ang kabuuan ating power rate noon ay 10.6844, ngayong June it's 13.9539. So per kilowatt hour po 'yan. Per kilowatt hour 'yan. Sige, number one po, hindi na tayo po dapat na nabigla kasi halos again laman araw-araw ng balita mula first week of June na ang DOE mismo nag-announce na ng June 5 pa lamang na magkakaroon ng significant power rate increase no ng presyo ng sinusupply na kuryente, lalong-lalo na ng mga bumubuo ng wholesale electricity spot market na kung saan ang mga distribution utility po katulad ng APEC at na Meralco at iba pa maging mga electric cooperative, bumibili tayo ng karagdagang supply po dito sa tinatawag na mga suppliers ng WESM. So itong pagtataas po ng power rate, hindi lang po ito dito sa lalawigan ng Albay. Sa halos lahat, maging sa NCR, National Capital Region, ang Meralco, tumaas din ang kanilang power rates. No? Dahil sa binibili nating supply sa kasalukuyan dito sa WESM. Labas pa doon sa contracted supplier natin, in the context of Albay, it is the San Miguel Energy Corporation. So 50% lang kasi yung nabibili nating supply, vulnerable tayo at exposed, bumili ng additional supply from the WESM o yung wholesale electricity spot market. Kaya inililinaw po natin ngayon, Ma'am Karen, pa lamang na ang pagtataas ng power rate na ito, hindi po si APEC ang nag-cause, no? Hindi siya ang nagtakda at nagdita po nito, kung hindi yung presyo ng kuryente sa merkado. Maski daan APEC, day na uugma sa ipinautob na power rate increase, huli ta syertong maapektaran agad kaini, maski ang singdang collection efficiency. May tama ito sa collection efficiency po namin. Check kami dyan, marami na namang hindi makapagbabayad at hindi magbabayad. So bababa na naman ang ating revenue. No? So at again, tandaan po natin, dapat malinaw sa mga customers natin. Yung power rate increase na po yan, nisingkong kusing wala kaming pakinabang dyan. Kasi ang binabayaran nating increase, yung generation cost, yung rate ng binili nating supply ng kuryente. No, hindi nyo binabayaran tuwiran si APEC dyan, kundi ang generator and supplier. Ang role lang namin bilang distribution utility, i-distribute itong nabili, kolektahin yung bayad, nababayaran natin dito sa mga supplier at saka generator ng power. Sa ibong kaini, bukas dan opisina kan APEC na maakomodar ang reklamo kan miyembros konsumidor, tangani mabalidar kung may kinaaraman ng GAD sa ipinautob na power rate increase ang naresibing halangkaw na bill sa kuryente. Naman to contest their bills ko. I-check nila kung uncertain sila. Ato, nakailan na ako, Ma'am Karen, since this morning na pinorward sa opisina kasi hindi pa naman ako pwede mag-onboard sa office. Ganun din, similar reaction. Biglang nagulat at ang taas ng bill po nila. So pina-check and verify naman natin sa accounts management office, kalakhan naman doon na identify talaga na ang main attribute ay yung pagtaas ng power rate po natin. So pwede po nilang i-clear yan sa office niyo, sir, para pwede naman po, kasi pwede rin naman natin i-check kung sakali mang maaaring may instances naman ho
na maaaring na overbilled sila or underbilled. So verifiable naman yan eh. Pero sa kanilang level, no, sa ating individual customers, for example, kung ang inyong meter naman ay hindi defective at saka running meter, kung tawagin natin siya, yung actual, ang kanyang pagtakbo at pagbasa, wala siyang defect, hindi siya burnt na or damaged, no? Normally, talagang ang magiging attribute na ng increase po ninyo diyan is the additional power rate increase. Kadalasan naman, Ma'am Karen, ang contestable nating bills, itong mga may ganung situation eh, yung mga lalo't mga damaged and busted yung kanilang meters na ina-average ang kanilang bills tuloy. Bigahal at pangunyan sigun sa APEC ang magiging lockdown kan Department of Energy kung paano liwat mapapababa ang singil sa kuryente.